Guys, guys! Oh, maniniwala ba kayo? Kapag nilublob ko itong magic paper na ito na may kulay dito sa gitna, eh magiging mas makulay pa ito. Hmm? Sa tubig lang? Di nga. Parang hindi ako bibilib dyan eh. Parang ay, nako. Hindi. Ay, nako, guys. Well, to see is to believe. Okay? Okay. Okay, watch, ha? Makit ng tubig. Hello? Ganda talaga ng pagkakagawa ko dyan. Sige na nga. Ganda ng pagkakagawa. Sige na nga, ikaw na nga. Combination! Pero Chris, sana ituro mo sa amin kung paano gumawa niyan. Yun! Ang mga kailangan natin, lapis, toilet paper, colored pencil pens, baso may tubig, filter paper. Next step ay kunin ang filter paper, tapos bubutasan lang ng lapis, fold nila para ma-determine natin kung nasan yung gitna. And then, butasan natin ng pencil. Gagawa tayo ng kanya-kanyang design. Okay. Wow! Kuha tayo ng toilet paper. Bibenta ko sa Mega Mall. And then, gawin nyo matulis ang isang end niya. I-shoot nyo dito sa butas na nilagay natin. Okay. When you guys are ready, pwede nyo nang i- We're ready! Okay. Fire away! Water away. Palalo na ako. Wow. Not bad. Di ko maintindihan. Parang nagtatawas lang tayo nito. Oh, not bad. Ate Yanya. Alam mo, I believers, pwede niya rin gayahin yung ginagawa namin dito. Kailangan niyo lang ang mga to. Napakasimple yung mga gamit. It's all about chromatography. Sa mundo ng chemistry, may tinatawag na liquid chromatography at paper chromatography. Ito ang tawag kapag tubig at papel ang ginagamit ng pagpapalabas ng molecules o component ng kulay na gusto nating palabasin. Kagaya sa ating naturang experiment, it's a technique for separating the components or solutes of a mixture of colored compounds katulad ng nangyari sa ating colorful experiment. Chromatography includes inks, dyes, and coloring. Ilan lamang ito sa bagay o gamit na pwedeng pagmulan para makalikha ng makulay na chroma color. I believe.